ikatatlumpo ng Abril, Huwebes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang pwedeng lumapit sa akin kung hindi siya iahatid ng Amang nagsugo sa akin, at ako ang magbabangon sa kanya sa huling araw." Nasusulat sa mga propeta, tuturuan nga silang lahat ng Diyos. Kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala ngang nakakakita sa Ama liban sa kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapanaog mula sa langit upang huwag mamatay ang kumain nito. Ako ang tinapay na buhay na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang tinapay ng aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, wala ngang nakakita sa Ama liban sa Kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Si Jesucristo ang nagkatawang taong anak ng Diyos, ang siyang nagpakilala sa atin sa Diyos. Wala ngang nakakita sa Diyos maliban sa Kanyang anak na galing sa Kanya. Si Jesus ang bugtong na anak ng Ama ay ang larawan na di nakikitang Diyos. Subalit, ang nakakita sa anak ay nakakita na rin sa Ama. Siya ang nagpakilala sa atin sa Ama. Dahil sa Kanya'y nagkaroon tayo ng pagkakataong maunawaan ng kalikasan at makilala ng Ama. Walang katapusan ang pagbibigay ng Diyos Ama. Ito ang Kanyang kalikasan. Bigay lamang Siya ng bigay. Iyan ang pagpapakilala sa atin ng ating Panginoon tungkol sa kalikasan ng Kanyang Ama. Ang pinakauna at ganap na pagbibigay ng Diyos Ama ay ang pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak. Kung kaya, ang lahat ng mayroon ng Ama ay hindi niya ipinagkait sa Kanyang bugtong na anak. Kung sino ang Ama ay iyon din ang anak. Kaya walang ibang maaaring sa di nakikitang Diyos kundi ang Kanyang anak na siyang ganap na nagpakilala sa atin sa Ama, nang ibigay niya ang Kanyang sarili sa ating lahat. Pagsasagawa, kilala mo ba ang Diyos bilang mapagbigay na Ama? Nauunawaan mo ba kung paano ipinakilala ni Jesus ang Diyos bilang Ama nating lahat? Nakikita rin ba ng iyong kapwa sa iyo ang larawan ng Diyos sa iyong buhay?